Dito namin, so papunta kami ng Little Boracay. Ang dami namin, no? Yun. Ayan, yung bata. So maya maya lang, makakatawid na kami. Mamaya na lang, bye bye. Ayan na nga, pababa na tayo. Kasama natin ang kapatid ko tsaka yung pamangkin ko. Ayan, si Lance. Linis na linis yung buhok ko eh. So, bali, papunta pa lang tayo. Unang destination natin is Little Boracay. So, bali, dalawang floating cottage tayo. Ito ang nasa unahan. And then, yung nasa likod. Ayan, mga kasama namin sa side ng mag-anak ng asawa ng kapatid ko. So, doon tayo sa likod. Direkta tayo. At ayun yung dalawa, oh. Dire-diretso na. Nauna pa sila. At ayun, tinatawag na nga tayo. Oh. Yan. Hindi na naman mapakali ang bata. Gusto rin magpalagay ng life vest. At baka daw siya ay malunod. Aba naman talaga. Excited din naman. Makapaligo. At ayan, sinubo pa nga yung panipol. At syempre, hindi rin magpapaiwan ang ating commander. Siya naman daw. Nagmamadali pa yan at gusto na ngang may suot. Gawa nang naunahan na siya ng aming munting anak. So, gustong gusto niya rin. Gawa kasi nang hindi rin siya masyadong maliligo, lalo't sa malalim. Takot din yan. Yan, shoutout, paring Jamil. Ito na nga. Bali lahat na kami, mayroong life vest. Naisuot na namin lahat, so inaatay na lang namin umalis ang floating cottage. Hello, sabi ni Ate Yana, what's up? At yun, shoutout muna sa lahat ng mga kasama natin na yan, mga kapatid ko, ipag ko, mama ko, kapatid ko ulit, at yan si Commander, pamangkin at anak ko, at si kumparing Jamil, seryoso masyado, at si Bayaw, nandun na rin. Yan. Ayan na nga, hindi na tayo makapagantay. Lapit na tayo. Ayan, makikita nyo, zoom in natin. Ayan, marami nang naliligo, makikita mo. So, lahat dyan, naliligo dito sa Little Boracay. Napakarami. Ayan, konting sulyap muna tayo. Dito kami sa taas, maganda ang pwesto, mahangin. Tsaka medyo relax, hindi rin masyadong maaraw ngayon. So, tamang-tama yung biyahe namin. Hindi rin na-timing na umuulan. Ayan, nandiyan kami sa lahat. Si Payaw, ayan, nasa taas. Kapatid ko, nandito kami. Mas maganda ang pwesto dito. Tanaw ang lahat. Si Payaw, nandiyan sa may paanan ko. Asawa ng kapatid ko. Ayan, mga tropa, malapit-lapit na tayo huminto. Makarap ng pwesto. Ayan, sobrang linaw. Kitang-kita nyo naman, crystal clear, oh.
napakahusay. Sakto-sakto pa at napakaganda ng panahon ngayon. Medyo maaraw, hindi kagaya ng mga nakaraan, medyo nag-uulan. Yow, napakadami naliligo naman. Saktong tirik ang araw, oh. So, ayun, nakarating na tayo. Nandito na tayo ngayon. Napakarami na ng mga naliligo. Ayan, dito na tayo. So, mamaya, naghahanap lang tayo ng pwesto para sa ihintuan. Bali, dalawang cottage kami. Medyo marami-rami kami. Mga solid ang ligo namin dito. So, update na lang mamaya. Bye-bye! Napadaan na nga ang banana boat. Mukhang tinatawag na talaga tayo. Huwag mo kaming giyangin. Parang gusto ko nang sumakay. Sarap ng straw nila, manong. Oh. So, maganda rin dyan. Isa pa rito sa mga pinupuntahan dito. Yung banana boat na to. Nice one. Nandito na kami. Nakahanap na kami ng pwesto. Bababa na kami, ha. Baba na tayo, baba. Nasa taas tayo, eh. Isa. Ayan pa, dalawa. Sa sobrang excited namin, ayan. Gusto na agad namin maligo. Talon! Ayan, nalunod pa nga yung bata. Siyempre, kabado. Maalat pa, nakainom ata yung bata ng tubig. Ayan, makikita nyo naman malino na malino siya. Tsaka mababaw lang, buhangin agad. Makikita nyo yan, medyo lumabo siya. Pero napakaganda ng tubig. Wala rin masyadong araw, kaya hindi masyadong masakit sa balat. Yeah. Naingit na rin yung isa. At ayan, bumaba na rin. Yun nga lang, napakamatatakotin ang batang to. Siya nga pala yung pamangkin ko, anak na bunso namin. Nag-iisang lalaki na anak. So ayan, gustong-gusto mag-swimming pero takot siya sa tubig. Ayaw sa malalim, kaya kinakabahan, kapit na kapit yan. Hindi ko nga alam kung kanino nagmana yan. Lahat naman ng mga pamangkin namin, mahilig maligo pero hindi natatakot. Siya lang ang bukod tangi. Gustong-gusto niya na rin, kaya binabad ko na rin siya ngayon. Si Ate Ana, ayan, kahit bitawan mo, lumalangoy na mag-isa. Pwedeng-pwede mo nang iwana sa tubig. Basta mayroong salpabida. Hindi naman kasi masyado yung kinakabanat sa niya maligo sa ilog, dagat, or swimming pool. Eto, si Sky talaga, grabe. Hirap niyan pagka walang kasama. Kailangan lagi may kasama. Iiyak-iyak lagi kapag binitawan mo. Kaya patawa-tawa na lang kami dyan ni Ate Ana. Tinatawanan niya lang si Sky. Kasi iyak ng iyak. Ayan, napapahay pa nga si Ate. Sobrang tuwa. Ayan. Sobrang nag-i-enjoy talaga kami dito, lalo kaming tatlo. So halos hindi na kami umaahon dyan. Maghapon din kami kaliligo. Yan, makikita mo naman siguro. Kulay pa lang. Nag-iiba na, nasusunog na agad. Si Sky, ayaw talaga bumitaw sa akin yan, kahit bitaw-bitawan ko. Umiiyak talaga, hindi kagaya ni Ate Yana. Mag-isa nang naliligo. Halos abot naman nila yan, abot na pa nila. Natatakotan talaga silang maligo. Gawa na siguro ng medyo maalat, hindi pa sila masyado sanay. Ayan, nakataas tayo. Sisid naman tayo sa ilalim. Yo, peace. Masyado mababo lang yan. Tamang dive lang. Ay, eh. Salamat, credit sa nag-video. Aring Jimil. Wala tayong gagas kanina. Try natin naman pag meron. So, yung gagas yan, nakuha lang namin yan dun sa may floating cottage. Hindi talaga amin yan. Tinesting lang namin. Ay, napapasok ko ng tubig. Ahon, ano nangyari? Ayan, mabisa rin talaga, lalo kapag libre yung goggles. Ikaw ba naman makapull out? Kaso nga lang, napapasukan talaga ng tubig sa loob, kaya mahirap din gamitin. Pero at least nakikita natin ang malinaw yung ilalim. So ayan, lumalapit yung batang makulit. Hinahayaan ko na lang siya kahit mag-isa. Ayan, tinuturuan ko lumangoy. Lumayo pa ako para testingin kung makakasunod nga siya sa akin. At ayan na nga, marunong na siyang pumagaspas ng ligo, paa at kamay. Ayan, proud daddy daw yan, naka lang. Opo, babalik daw dito. Nag-swimming si Ate, oh. Ayan o. Oh. Marunong na kahit malalim, no? Papa, yung paa mo. Ay, sorry. Upo na ako, upo na ako. Bakit naman? Upo na ako. Negra ka na. Sige na ako. Okay. Upo na ako, pero
please yung paa mo. Mag-please muna, mag-please. Please. Patingin ang itsura na nag-please. Busy ka, busy, ate? Busy swimming? Walang niya, negra. So, ayan, nandito na kami sa Little Boracay. Kalatan, kalatag-kalatagan, Batangas. Nauutal pa eh. Dami naliligo. Dami naliligo, ate Ana? Oh, sige, slip na, slip na. Ay, slip na. Putik. Dumayo ng kalatagan para mag-slip. Negra ka na, oh. Negra na si ate Ana. So, maya-maya lang, lilipat naman kami ng ibang pwesto. Kain ka na nga, nakikita-kita na nga mga bilbil mami, oh. Ano na, 2-layer na? May umawak, ate? 2-layer na, nabawato na nga ng isa. Ayan. May umawak? Gulat ka? Gulat. Sky, pag ikaw nalaglag yan, sumigaw ka agad. Ito si Sky, oh. Busy-busy naman to. Ayun si Lance. Dami rin. Dito pa sa kabila. Wala. Yun, tontugan. Ito yung kasama namin sa kabila. Ayan. Nakaharap na naman kami ng libangan. So bali yan yung kapatid ko, bunso namin yan sa magkakapatid. Siya yung nanay ni Sky, yung kaninang batang takot at takot sa tubig. Nakapagkaya kami gawa kasi ng for school purposes daw, sabi niya sa mami namin, haha. So kaya nakapag-video tayo. Makakarating pa kami sa malayo kahit hindi kami masyadong marunong sumagwan. Sige lang, try lang, wala namang mawawala, subok lang kahit mabagsak din. So yan, sa unang try namin hindi kami bumagsak. Sa mga susunod pa siguro. Pabalik na kami. Sobrang layo din ang napuntahan namin. So medyo kinat natin kasi masyadong mahaba yung video. Sobrang init niyan guys. Trick na trick ng araw. As in, alas 12 ata ng tanghali yan. Pero sige lang kami. Sobrang itim ko na ata din dyan. Kaming dalawa. Gawa ng halos walang banlawan. Tuloy-tuloy lang. Pero sige, okay lang. Nag-i-enjoy naman kami. Lalo kaming dalawa gawa ng may libangan eh. So ayan, pagkakatanda ko parang 300 ata per hour yung renta dito sa bangka na yan. Bahala na kayo kahit saan kayo pumunta. Basta makapagsagwan kayo o makapaglibang kayo. Trinay din pala namin dyan guys, na apat kami. Ayun, epic fail. Bagsak, sobrang bigat. Hindi kaya, lumulubog na yung pinakasinasakyan. Ayan, sagwan kami ng sagwan. Di naman kami nagkakapantay ng sagwan. Basta importante ay kumagalaw. Tumuusad. May hirap kasi gawa ng medyo malakas na rin yung alon. Sinasalubong namin. Kaya medyo mahirap sumagwan at mabigat sa braso. So okay guys, napakabigat talaga sa braso niyan kahit walang alon. Gawa kasi ng mapipersa talaga yung braso mo. Ayan, nobtog na nga. Sobrang itim na ang braso. Katawan na lang nga tayo. Medyo may kulay-kulay. At hindi pa yan nakontento. Umiikot pa rin. Napakatindi talaga. Sige, Arya. Diretso. Kaya pa yan. At pabalik na ulit kami. Pinipilit namin maging pantay yung sagwa namin. Kaso hindi talaga kami magkasabay. Hindi ko rin alam kung bakit. May pumando-mando pa ako dyan. Kaliwa-kanan. Kaliwa-kanan. Pero hindi kami nagkakasabay. Ayan, medyo sumabay na. Kaso ilang sagwan lang oh. Tagal kami makausad. Gawa na pasalubong kasi namin yung halon. Kung makikita nyo guys oh, ang lalayo ng mga naliligo din. Ayan, mayroon ding ibang nagsasagwan sa likod. Makikita nyo dito, napakarami talaga naliligo nung araw na yan. Timing at hindi rin umulan. Kasi yung mga nakalipas na araw, panay ulan. At ayan, sakto. Parking na kami, pagod na. Yeah. Second destination na kami. Nandito na kami guys sa Coral Reef. So testing na agad natin. Balik goggles, seasid. Kaya makikita nyo guys. Peace sign muna.
Aabutin natin yung ilalim. So napakalinaw dito, guys. Kitang-kita nyo naman, kahit medyo pangit ang camera natin, maliwanag at malinis yung tubig. Ayan yung mga coral sa ilalim, ang dami niyan. Napakausay mo talaga, parang Jamil. Nice one. Yes. Ayan na nga, second time around na natin. So sisid na. Yan, so bali yung kapatid ko naman yung nag-video niyan. Dahil napapagod na ang comparing Jamil natin bilang maging videographer. So ayan, inaabot natin sa ilalim yung corals. Ganda dyan, guys, dami rin ng mga isda. So hirap na rin tayo sa hininga. Ako na. Yes, peace. Ayan, tamang duwet. Ito yung mga huli. Ayun, sa mukhang demonyo. Ano? Ito magkamunga. Ayun, sa marang demonyo, nakatakot. Tigas. Ano? Huli. Kaya bata dito sa may coral reef. Medyo malalim, maganda. Isipon ako, kasi sisit kanina. Third destination na namin, sandbar na, sandbar. Ang lublog na. Sige, try mo pa. Bati mo, baka meron ano. Sobrang lalim na ba? Oo. Lang yan, nognog na kami lahat. Sobrang init. Solid. Sobrang lalim. Hindi na ba kita? Naputol pa yung tali. Naputol yung tali namin. Naiwan kami. Hindi nilaya. Sige na, ay ikutan na lang amin. Nang mamaya na lang pagdating namin ng sandbar. Bye bye. Tayo, tayo mo. Inayo na mga pakan mo. Daming tayo. Marami ba? Dadali pa natin yan. Para ka nakapagmantay dyan. At saka ano, hindi Pinoy. May mga ano, grabing bato eh. What's up, mga tropa, nandito na kami. Third destination namin, sandbar. Naman lang, okay, dito lang ang mga kasama namin sa likod. Kaya, dalawang cottage yan. Kasama si Ate Ana. Hi ka muna, Ate Ana. Hello. Kaya, kasama namin sila. Nalakad na kami. So, mukhang maganda-ganda ito. Mababaw lang. Ang babaw, oh. Nakakapaglakad ang mga bata. Na matumba yung bata. Madami naliligo ngayon. Ganda, recommended talaga dito. Sa Kalatagan, maganda yung paliguan dito. Mapamatanda tsaka mapabata. Solid quality. Marami naligo. Yan yung mga cottage yan. Lahat yan. Mga naliligo dito. Ito kahit napakainit. Sige. Nognog na kong nognog. Ligo-ligo lang. Yan, uuwang. Let's go, ate. Walk trip siya. Punta kami ngayon ng sandbar. Lakad lang, medyo malayo. Try namin kung maganda nga.
Kaya kasi yung center of attraction daw dito. Sabi maganda daw. So subukan natin tignan. Dito na tayo ngayon sa sandbar. Nakarating din kami, lintik, puro buhangin. Ayan o. Lawak niyan. Sa gitna ng dagat. Quality, napakaraming tao. Solid dito, solid. Napakalinaw pa ng tubig. Ah, wala kang masyadong makikita mga dumi. Mas goods dito kumpara sa mga ibang mga malalapit na paliguan. Tsaka makikita mo lahat ng bawat cottage. Iwahiwala yung mga ano nila. Iwahiwala yung mga sa mga bawat cottage, iwahiwala yung mga dumi nila. Sa nabubulok tsaka di nabubulok, kaya mas okay dito. Nadisiplinado, wala kang makikita mga kalat. Ayan o. Malinis na malinis. Dito lang yan sa kalatagan. Sulit dito. Lalo kapag isang mga bata, wala, talagang ano to, kalidad. Hindi mahirapan maligo. Tsaka sa mga matatanda din. Kumpleto, may snorkeling. Pwede kang mag-snorkeling. Pwede kang dito sa sandbar. Tsaka ano yung isa? Yung mababaw din na isa? Yung Little Boracay. Maganda rin doon. Solid din doon, solid. Hindi naman kung gano'ng kalawak yung sandbar nila. Pagod ka kapag kapayikot-ikot ka dito. So kahit napakainit, sinusulit namin, sunog na kami, pulang-pula na mukha ko. Pero ayos lang, goods naman eh.